Let's go, tingnan po natin. Nandito na po tayo no, sa ating area. Kung saan po, meron po tayo mga tanim no, na kung nakardaba. So, nandito na po kayo. So guys no, kung titingnan po natin no, yung mga kardaba natin dito ang lulusog po. So tingnan po natin no. So maganda talaga yung ano dito, yung ating kardaba no. Since itong lupa na to kasi matagal na hindi tinatanim. So ngayon nagtanim tayo ng kardaba. So yun na nga, maganda yung lupa. O kaya maganda rin po yung tubo ng ating mga kaba. Ito guys, no, tingnan po natin. No. Ito. Kung titingnan natin guys, no, yung follower niya. Ang daming followers. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 po yung followers ng ating kardaba. Although yung, pero hindi man gaanong kalaki. O no, sa kanyang old. So nakikita po natin is maraming follower. Meaning po niyan, pag maraming follower po, meaning maganda yung ano po, yung lupa no. Kaya marami siyang follower. So ito guys, hindi pwede ito na magdami yung followers. So kailangan natin mag population control tayo. Kailangan sa isang mother no, kailangan yung followers lang diyan is mga dalawa lang. So 3 in every planting po na tatamnan po natin no. So hindi pwedeng mag more than 3 tayo kasi yung nutrients po mag-aagaw man yan. So kailangan 3 lang talaga. So ito rin po kailangan din natin tanggalin ito. Dishit po ang tawag dito no. Kailangan tanggalin ito kasi dito po nag-stay no yung mga insect no. Tulad ng mga langgam, yun po, mga iba't ibang mga klaseng mga insect po, mga beetles, diyan po nagmamahay. Diyan po yung mga, so kailangan tanggalin po natin yan. So kung pwede talaga na lagyan natin ng ano yan, insecticide, yun, mga sprayan natin yan para maiwasan yung mga insect dito. So dito po tayo nagtanim ng kalabasa. So nung last week po, Thursday, nagtanim po tayo ng kalabasa dito no, for additional alternative crop. Kasi maganda rin po yung may mais, tapos may pwede naman po na direct planting po tayo no. Pero yun na po, may mga disadvantages din po. Pag direct planting daw is ano daw ng hindi mo alam yung hindi siya 100% na tumubo yung mga seedlings natin. But of course, maganda na rin po yung direct selling para wala ng ano ba yung mahabang process no. Kasi pag tumubo na diyan, so i-maintain na lang po natin. Okay, dito po na area. So, nagtanim din po tayo ng mga nyog dito no. Kasi matataas na po yung iba. So magtatanim na po tayo ng niyog para at least no for after ng 5 years no, meron na po tayong ma-harvest ng niyog. Although meron mga existing mga niyog dito, so mag ano po tayo, mag additional po tayo no, para yung area talaga no, no puno ng ano ng tanim. Hanggang doon po yan. Hanggang doon po sa ilalim. So dyan po ating mga kardaba. So dito na area po is ano, highland. No, highland yung area natin dito. Unlike doon sa kabila kanina, lowland. No? So dyan po natin i-evaluate. No? I-evaluate po natin kung saan talaga pwedeng ano, yung maganda ang tubo ng ating yung kardaba. So doon na pa naman po tayo sa kabila. May niyog po dito sa gitna. So sa gitna po niyog. Tapos doon naman po yung bukid no.
maliit na bukid. So papunta naman doon po. Meron pong mga kandaba din. Hanggang doon po. So may mga kandaba na po yan. Okay po. So yan po yung mga updates natin dito no sa area 2 kung saan nagtanim po tayo ng mga gulay, no, mais, kardaba at may niyog. May niyog po dito na area. So thank you po for watching this video. Please subscribe and like no sa ating mga kaibigan po diyan. Thank you, God bless. There's none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none.